Dating artista ng ABS-CBN, 19 years na sa showbiz, may mensahe sa ABS-CBN. Mga bagong host, rumespak na, tingnan ang mga detalye. Ang aktor na si Hero Angeles ay ipinagdiriwang ang kanyang 19th anniversary sa industriya sa showbiz. Pumasok si Hero sa mundo ng entertainment matapos manalo sa unang season ng talent search ng ABS-CBN na Star Circle Quest noong June 5, 2004. Sa isang IG post nitong Lunes, ipinahiwatig ni Hero Angeles ang okasyon habang nag-upload ng isang throwback photo niya kasama ang mga kasama niya sa SCQ. Sa caption niya ay sinabi, "Truly a life-changing experience. Thank you at ABS-CBN Star Magic Philippines." Kabilang sa mga nasa top 10 ng SCQ Season 1 noon, sina Roxanne Gineo, Joros Gamboa, Melissa Riggs, Neri Naig, Errol Abalayan, Michelle Madrigal, Joseph Bitangkol, Rafael Martinez at Sandara Park. Matapos ang SCQ, nagtrabaho sina Hero at Sandara bilang magkaparehang love team at nagbida sa mga sikat na pelikula tulad ng Because of You at Can This Be Love. Sa isang nakaraang panayam naman ng ABS-CBN News, inamin ni Hero na ang pagbabalik ni Sandara sa kanyang pinagmulang bansa sa Korea ay nagdulot sa kanya ng pagkakulan ng oportunidad sa kanyang karera. Noong 2009, nakamit ni Sandara Park ang kanyang kasikatan sa buong mundo bilang miyembro ng K-pop girl group na 2NE1. Noong nakaraang taon naman ay nagbida si Hero Angeles sa isang episode ng MMK ng ABS-CBN. Samantalang sa ibang balita naman ay nagpahayag ng isang kilalang columnist kaugnay sa recent na nagaganap sa isang noontime show. Trabaho lang walang personalan. Ito ang paliwanag ni Lolit Soli sa pagpahayag ng alaga niyang si Paolo Contis na maging bahagi ng ibagong Itbulaga ng Tape Incorporated sa Jimmy 7. Ayon sa kanya ay bumalik na nga sa air nito ang Itbulaga ng noontime show na mayroong bagong mga host. Ayon kay Lolit Solis ay idol ni Paolo ang TVJ at kailanman ay hindi nito naisip na palitan o tapatan ang mga inarespetong mga host. Naniniwala si Lolit Solis na hindi naman ito magiging dahilan umano para magkaroon ng bad blood sa pagitan ni na Paolo at TVJ. Aniya, idol ni Paolo Contis ang TVJ. Salve, bata pa siya, fan na siya ni na Tito, Vic and Joey. Ironic ang nangyari sa gulo na TBJ at heto ngayon isa sa mga host si Paolo Contis sa programa na ilalagay sa dating oras ng Itbulaga. Trabaho lang walang personalan dahil kahit kailan hindi papasok sa isip ni Paolo na maging katapat siya ng programa ni na Tito, Vic at Joey. Under siya ng management ng GMA Artist Center at kung anong trabaho ibigay sa kanya, tinatanggap niya a good soldier following his superior. Talagang hindi mo maiwasan ang mga ganitong pangyayari kahit nga si Paolo hindi akalaing mangyayari ito. Pero yun ang gusto ng management niya at palagay ko naman hindi ito magiging dahilan para magkaroon ng bad blood sa involved. Sana nga ay maging matagumpay ang both parties dahil ang liit lang ng mundo ng showbiz. Hindi na dapat meron pang maliit na kaguluhan dahil lahat ang maayos, more work the better, more shows mas magaling, mas trabaho, go lang mas bongga. Anong yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Jovelyn Pastor, kay Richard Buko at kay Su Lim Ong An. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.